Good day, my friends. Please be informed na itong TBG channel na ito ay wala pong ads dahil may violation. Kaya ang ginawa ko, nag-create ako ng panibagong channel, TBSTG, para darating panahon na ma-monetize naman ang aking vlogging journey. So I am asking our subscribers sa channel na ito, lipat na lang kayo sa bagong TSG channel. Ang kikitain ng bagong channel ay hindi para sa akin, kundi para sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid sa Mindanao, mga katutubo at mga Muslim people groups. So ang link ng bagong channel ay ilagay ko sa description sa video ito. I-click nyo lang para makasubscribe. Salamat po. Magandang umaga, mga kaibigan. Early morning coffee po tayo. Ang kape ko po ay hindi yung 3-in-1 or ordinary Nescafe. Ito po yung Tablilla, tawag namin dito sa Mindanao, dark chocolate cacao. It's pure. Made from Camiguin. mayaman kami dito sa Mindanao ng ganito, cacao, lalo na yung Davao area. Okay. Dark chocolate is good for the heart, good for our health. Kaya mag-inom po tayo ng dark chocolate. Mayroong isang subscriber na nag-request sa akin, gagawa ako ng vlog. Ang topic is, bakit daw hindi naituro sa schools ang tungkol sa mga kabutihang nagawa ni late President Marcos. So yun, bumuo ako ng video at in-expand ko na lang yung topic ganito. Bakit na karamihang Pilipino ngayon maganda ang tingin nila kay kay President Marcos, he was a great president. Despite yung effort, intentional effort ng tatlong institusyon na siraan si Marcos. Ano itong tatlo? Ang simbahan, ang mainstream media, at ang eskwelahan. Intentional talaga siyang siniraan. Kaya lang, ngayon, ang taas pa rin ng paningin ng karamihang Pilipino kay Marcos. So, ano po ang dahilan? Okay, unahin natin ha, yung paninira after EDSA. Grabing paninira nila kay President Marcos and his entire family. Kasama na dyan si First Lady Imelda. Okay, experience ko ito. 1986, dumalis ng Marcos family. Ako, my family, malungkot kami. Kaya lang, wala kaming magawa dahil doon eh. Aimik lang kami. And then, ang aming mga sundalo, kami, halos karamihan kami sa aming batalyon, pro-Marcos. Malungkot kami. Okay. So, yung mga asawa ng mga sundalo, magsimba. Ito, sakpan ito, Bayugan, Agusan del Sur. Magsimba sa simbahan. Magsimba, mag-usap-usap sila. Naririnig ko yung usapan. Ganito ang usapan nga. Ayaw ko nang magsimba. Bakit? Puros naman lang paninira sa mga sundalo at kay Marcos ang marinig ko sa mga pare. Ay, second emotion yung isa. Second emotion. Ganun, halos lahat sila on different occasions magsimba. Puros paninira. Kasi by the time napakalakas pa ang communist insurgents sa Agusan at marami pang kaparian na na-deceive at yun ang wali o preaching sa pulpito, masama ang sundalo, masama si Marcos, masama ang martial law, ganun. So nawala ng gana ang mga kasundaluan namin, especially the wives, na magsimba kasi kaming mga sundalo halos wala kaming simba-simba. Dahil sa trabaho. Okay. Kayo, mga viewers, have you experienced that one after EDSA Revolution? I-comment ninyo. So, maraming na
this courage ng mga faithful Catholics na magsimba dahil yun lang ang palaging naririnig sa mga kaparian. And number two, mainstream media. Hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide. Kagabi, nanonood ako ng YouTube upload ng ANC, si Karen Davila. Nagmamalaki pa siya nga, bakit? President Marcos was shamed globally. Pinagmamalaki niya na napahiya daw si President Marcos globally. Totoo yun. After EDSA. Grabing paninira, simbahan, media, na ang ipininta nilang imahe ni Marcos, demonyo, evil. Then, schools. Ngayon, marami akong nababasang comments ng mga young people na biktima kami niyan, sir. Tinuruan kami niyan. So, sa mga libro, sa mga social studies o araling panlipunan na subjects, yun ang itinuturo. Na si Marcos, ano, diktador, magnanakaw, mamamatay tao, lahat na lang na kasamaan, ibinato kay Marcos. So, tatlong great institution, very strong influence yan. Church, media, and the schools. Grabe! From 1986 hanggang 2016. From Cory Aquino to Noynoy Aquino, oh, both Aquinos, oh. 30 years. Medyo huminto lang pag-upo ni Tatay Digong dahil makamarkos naman siya. Eh, hindi mo na pwedeng, ano, parang ganon. Kaya yung mga mainstream media na balaging bumabatikos kay Marcos, paraging anti-government, ABS-CBN, Inquirer, nako! Walang katakot-takot si Tatay Digong, binubullshit niya. Nagpupo. Inquirer at saka ABS-CBN. Tignan mo, ang ABS-CBN, napasara. Inquirer, ibinenta na yung may-ari. No? Iba nang may-ari ng Inquirer. Kasi wala na eh, nagsawa ng ano, taong bayan at ano. Okay, so ganun. 30 long years, continuous na brainwashing sa puso't isipan ng mga Pilipino. Okay, so ang tanong, naging successful ba yung demonizing campaign nila kay President Marcos and the rest of the Marcos family? Ang sagot ko is, at first, yes. Nung umpisa pa. But later on, unti-unti, ang taong bayan, ang Pilipino, ang youth, unti-unti nakikita nila yung liwanag. Kasi ang liwanag, hindi mo talaga maitago. Magsashine talaga yan. Yung katotohanan, lalabas at lalabas. So at first, successful sila. Ngayon, hindi na. So ito ang rason. After 30 long years of demonizing campaign kay Marcos, iba na ang lumalabas. Yung kasinungalingan, nag-i-evaporate na. Yung kadiliman, nag-i-evaporate na. Kasi, ito pa lang nangyari. Ngayon ko lang ito na-realize. Habang ang simbahan, ang media, schools, publicly, sinisiraan si Marcos, merong isang silent force, tahimik lang, na nagtuturo sa katotohanan. Sino itong silent force? Dali. Giging emotional na naman ako. Ang silent force na kumontra dito sa tatlong institusyon na nanira kay Marcos, walang iba kundi ang mga magulang,
parents and grandparents who are living testimonies sa kabutihan ni President Marcos. At kaming mag-asawa's parents, dahil nakita namin yung kabutihan ni Marcos, produkto kami ng tulong ni Marcos. Kaming mag-asawa na graduate sa Don Mariano Marcos Memorial State College sa Bacnotan, La Union, scholar kami doon. Hindi kami mapaaral ng aming mga parents, but because sa greatness, kindness, good heart of President Marcos, nakagraduate kami. So, noong 1986 onwards, habang sinisiraan na si Marcos, we made it intentional. Sa kainan ba, saan, kinakausap namin yung tatlo naming anak. In-apply namin yung turo sa Bible, sa Proverbs, teach a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan natin ang ating mga anak sa tama, kasi pagtanda nila, hindi sila mahisalaag, hindi sila, they will not go astray. Yun ang principle sa Bible. So, bata pa, elementary pa ang aming anak, habang tinuturoan sila sa schools ng masasama, kami naman sa bahay, tinuturoan namin yung aming mga anak tungkol kung sino talaga si President Marcos. So yun, labanan na yun. Eskwilahan, media, simbahan, at living witness. So sino ang paniniwalaan ng bata? Eh di siyempre yung magulang. So itong tatlo naming anak naniwala sa amin. At ito, napakagandang pangyayari. Magka-kuan muna tayo. Ang aking youngest daughter, I think grade 2 pa lang ata siya, grade 3. So bata pa. Kaya lang maiisip na. Araling panlipunan nila. Pinito niya sa akin eh. Pag uwi niya. Yung teacher daw, yun na, yung demonizing lesson against kay Marcos. Sinasabi na yung diktador, magnanakaw, mamamatay tao, ganon ang turo ng teacher. Yung bata na naniwala sa akin, yung anak ko, tumayo. I don't know how she said it, kasi babae. Kaya lang itong anak kong ito marunong. Ang galing niyang mag-convince. Kahit ako, minsan ngayon, ayaw naming mag-asawa pag siyang nagsalita. Pinapakinggan namin. Ayan, kinausap niya yung teacher niya. And I believe na, I can just imagine yung isang pupil na tumayo. Sabi niya, ma'am, hindi yan totoo. Parang ganun daw. Sabi ng daddy ko, ganito, ganito, ganito si Marcos, ma'am. Hindi yan totoo. So, hindi ko na alam kung anong reaction ng teacher at kung anong reaction ng mga classmates, yung mga estudyante na nakikinig. But one thing is so proud. I'm so proud of my children, lalo na yung youngest, na she stood up for the truth na nalaman niya sa amin. Kaya yun ang maganda kung tayo sa ating family, strong family, loving family, pinapaniwala ng mga parents, ganun din ang ating mga anak. Susunod sila tayo. So, ganun po ang nangyari. And, ngayon ko lang nalaman, akala ko nung una na kami lang gumawa nun. Anak ko, ngayon sa social media, ngayon nga nag-vlog ako, halos lahat pala. Kaming mga tatay, mga lolo at lola, mga living testimonies na sa kabutihan ni Marcos, ganun din ang ginawa. Ngayon ko lang nababasa sa mga comments. Kaya, lahat ng comments niyo, binabasa ko as long as I can. At natututo ako. So, labanan ng demonizing lesson ng simbahan, media, at schools, at ang mga living witnesses, laban yan. So, yun ang number one reason kung bakit
lumalabas yung katotohanan dahil sa mga living witnesses. Okay? Then, pangalawang rason, social media. Okay, kailan ba nagsimula itong social media? Kailan? Nag-Facebook ako, mga 2014 na eh. And then onwards, yun na. Dahil may Facebook na, may YouTube na, dami nang na-upload ng mga videos, at lalong na-reinforce itong sinasabi naming mga living witnesses at na-expose itong kasinungalingan ng tatlong institusyon, simbahan, media, at saka schools. So, ang dami kong comments na nababasa na mga batanon, sir, salamat sa vlog mo. Isa ako sa biktima niyan. Yan ang turo. Yung isang, sir, nag-aral ako sa Catholic school, sabi niya. Pag alis ni Marcos, high school na siya or ano, ganyan ang itinuro, ganyan. So, nung confused ako, confused. So, ngayon, alam ko na. Alam. So, ganun po ang Pilipino ngayon. Ang Pilipino, nagmata na, nagising na. Hindi na pwedeng maloko. Kayo, sa mainstream media, wala na, your time is up. Ang influencer na ngayon, ang nagsisip na sa opinion, beliefs, is more on social media. Dahil napakadaling i-access ang social media. Ako nga, oh. Hindi ko sukat akalain na magiging vlogger ako na... And nung una, ayoko. Ngayon, nag-i-enjoy na. Okay? Dahil alam ko, nakakatulong. Nakakatabang puso yung mga comments na babasa ko nga, sir, salamat, naunawaan ko na, sir. O, yung pamangkin ko, Nila, Marianila, yung vlog ko tungkol sa West Philippine Sea Foreign Policy. Sabi niya, uncle, salamat. Dahil hindi ko maintindihan. Kasi yung Quad, mga foreign policy, ang hirap intindihin yan. Yung strategic. Mahirap intindihin. So, ako naman, dahil sa experience ko, as a general, na sanay ako sa strategic level, mag-isip dito sa mataas, kaya na-expand ko. So, ito ngayon ang ginagawa ko, nakakatulong ako sa maraming tao, and I will intend to do it as long as I can. So, ito na ngayon ang labanan. Okay, battle of opinions, social media. Hindi nyo na po matatalo ang social media, kayo sa mainstream media. Okay, so, yun po. Resulta? Dahil sa intentional effort ng mga living witnesses, pagturo direct sa kanilang mga anak, mga apo, at saka sa tulong ng social media, yung ipininta ng simbahan, mainstream media at schools na demonyo si Marcos, unti-unti naglalaho na. Kasi sa latest survey ng Swiss firm, a very credible research firm na nag-conduct ng survey sa election sa Pilipinas, tinanong ang image ng mga past presidents. Pinakamataas si Tatay Digong at saka si President Marcos. 74% si Tatay Digong, 72% si Apolacay Marcos. All the rest mababa. Noynoy Aquino, Erap, Gloria, mababa. Ang mataas itong dalawa. So bakit? Eh dahil ito sa social media at saka sa mga living witnesses. And maraming nagtataka. Si Karen Davila nga, litong-lito siya nga, bakit? Bakit? Tinatanong niya yung mga political analyst. Bakit? Eh, magnanakaw, diktador, mamamatay ito. Bakit ganyan pa rin ang rating niya? Hindi matanggap-tanggap ni Karen Davila yung ganitong showing ni Bongbong. 60% going up pa yan. Madam Karen Davila, wala na. Talo na yung influence niyong mga mainstream media, ANC, mga CNN, wala na. Kami na, yung netizens at mga vloggers, ang bida ngayon. Sorry to say that.
Kasi pinapatronize kami ng mga netizens. So kaming mga maliliit, small-time vloggers, tinatawag niyong unprofessional. Eh, totoo naman, di naman kami nag-aral ng journalism. Kayo, Pinky Web, Soho, Karen Davila, yeah, journalist kayo. Kaya lang, bias kayo. Ang puso niyo sarado. Ay, sorry. Kami, nagpapahayag lang kami ng katotohanan. Kaya yun po ang rason, Madam Karen Davila, na hindi mo matanggap-tanggap na mabango na ang Marcos family. Sabi ni Professor Contreras, it's hour of redemption, sabi niya. Very strong narrative yung kwento ngayon na umaagos sa election period, panahon, oras na ng pagbangon, redemption. Tama ba yun? I-redeem, pagbawi sa dangal, sa puri, sa kabutihang ginawa ni Marcos, babangon muli. Yun ang sabi ni Professor Contreras, political analyst ito, na walang bias. Okay. So, 60% si Bongbong, pataas, ang layo si Nanay Lenny. Then, perception kay Apula kay Marcos, 72%. Wow! Wala na. So, anong lesson natin dito? Again, sa Biblia palagi, sabi sa Bible, John chapter 8 ata, no? And you will know the truth, and the truth shall set you free. For more than 30 years, yung katotohanan tungkol kay President Marcos, itinago nila. Kailang hindi nila napatay yung ilaw. Unti-unting lumalabas, kasi nga, nandito kami na mga living witnesses. Salamat sa inyong mga comments, mga subscribers, mga parehas kong senior citizen na yung mga nakamalay na nakakain ng Nutriban, nakakain ng bulgor, kung ano-anong pagkain natin libre sa eskwelahan. Ayun, dahil ipinahayag natin ang katotohanan sa ating mga anak, naniwala sila sa atin, they keep it into their hearts, tapos na-reinforce ng social media, naglabasan na ang mga different blogs, videos tungkol sa tunay na pangyayari panahon ni President Marcos. Ito na ngayon. People were set free. Ang hirap kaya yung mabiktima ka ng kasinungalingan. At awang-awa ako sa mga nagko-comment na, Sir, sabi niya, nabiktima ako niyan. And then, ang ganda yung repentant heart. Humihingi ako sa patawad sa Marcos family, kay President Marcos, dahil ang sama ng tingin ko sa kanya nung una, dahil yun ang itinuro sa akin ng simbahan at eskwelahan. Ngayon, babawi ako. Sabi niya, magbabayad ako ng utang. BBM ako. Me and my family, BBM na kami. Ang daming ganyan. Mga dating Dilawan bayan o anti-Marcos ngayon, pro-Marcos na. Dahil they've been set free from the lies of the enemy. Okay? So yun ang lesson. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya huwag po tayong magsinungaling. Sa Bible, sabi niyan sa Bible, ang amahan ng kasinungalingan si Satanas. At kung nagsisinungaling tayo, mga anak tayo ni Satanas. Kaya, please, huwag tayong magsinungaling. Okay? At ang katotohanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang Diyos, there's no lie in Him. Kaya tayong mga Kristiyano, let's always tell what is right. Yung totoo lang, huwag magsinungaling. Another lesson on the Marcos family. It's a test of their faith, of their trust in God, dahil grabe yung pangyayari sa kanila. Ang dami kong nababasa na ano, grabe. Ako nung umalis si Marcos, na lungkot ako, kaya lang hindi naman ako umiyak. Kaming mag-asawa, hindi kami umiyak. Natulala lang kami. Why? Ganun lang. Kaya lang ang daming nagko-comment na umiyak sila buong pamilya. Habang napapanood daw nila sa news yung pag-alis ng Marcos family, umiiyak sila as a family. Eh ako naman, hindi naman ako palaiyak noong una. Ngayon naman lang ako palaiyak.
emotional dahil senior citizen na siguro. So, ngayon na naseset free na sila, gusto nilang bumawi sa Marcos family, kaya sabi nila, iboboto nila si Bongbong kasi pagbayad sa utang, oh, pag-redeem. Okay, yun po. So, natistingan ang paniniwala ng Marcos family kahit inalipos ta sila, pinaratangan kung ano-ano, they trusted in God. Kaya hindi sila nagsalita ng masakit, they did not defended themselves. Wala lang. Tahimik lang. Yun ang nakita ng maraming Pilipino na attributes ng Marcos family. Kaya napamahal ang Marcos family sa Pilipino. Dahil sa ganong Christian attitude nila. They embody the real values of Christianity. So kahit anong relihiyon dyan, sumusuporta kay Marcos. Katoliko man yan, born again, Adventista, Iglesia, Kibuloy. All eyes are focused on the Marcos family dahil sa example na ipinakita nila. They have been tested and passed the test of God. Sabi sa Bible, cast all your anxieties upon God because He cares for you and in due time He will lift you up. Kung may problema daw tayo, ibato lang natin, ibigay sa Diyos dahil ang Diyos nag-alala, He cares for us and in due time He will lift up. Ibabangon tayo. At ito na nga, more than 30 years, nalugmok ang Marcos family. But unti-unti ngayon, ibinabangon sila. It's just a matter of 3 months. Iginuhit ng tadhana, babalik na ang isang Marcos sa Malacanang at ibabalik niya, I believe, ibabalik niya ang golden years ng Pilipinas. We were once a great nation, nalugmok tayo dahil sa kagagawa ng demonyo, ng kaaway. But now is the time of redemption. Babangon, bayan, bangon muli dahil kay Bongbong Sara. Yun po ang ating suportahan. Okay? So, another lesson, you can never put a good man down. Let's say, itong kay Tatay Digong, ang dami ring bumabatikos. No. Digong is a good president. At dahil is a good president, kaya yung si Sara, rising star. Mabuti at nag-vice president lang siya ngayon. But next after Marcos, Bongbong, Sara will become the next president. So, both good president, Marcos and Duterte, you can never put them down. Kaya itong dalawang anak nila, they are shining as stars because of the goodness of their fathers. Okay? So, yun lang po. Salamat sa inyong panonood. See you sa next video.